Magsisimula na bukas ang pamamahagi ng cash assistance para sa second tranche ng Social Amelioration Program. Ayon yan kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Sa binggit, magsisimula ang pilot distribution payout ng DSWD. Tatagal ang payout distribution hanggang June 23. Sa ilalim ng Social Amelioration Program, makatatanggap ng 5,000 hanggang 8,000 pesos na cash assistance ang mga low-income family kada buwan sa loob ng 2 buwan para makabangon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa pamamahagi ng second installment ng cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP, gagamitin na ang Relief Agad application. Sinabi ni Irene Dumlawan, tagapagsalita ng DSWD, magiging mabilis na ang distribusyon sa mga nagrehistro sa Relief Agad program. Agad din niyang nilinaw na ang mga benepisaryo na walang cellphone o hindi nakapagrehistro sa naturang programa ay may mga opsyon pa rin sa pagtanggap. Kung kaya nga po, yung ating mga beneficiaries ay hinihikayat nating magrehistro sa Relief Agad application. Ito ay isang mobile application na magpapabilis po ng rehistrasyon ng ating mga beneficiaries. At ito po ay mayroong interface with online or digital platforms. Kung kaya nga po, may option ng beneficiary na piliin kung paano niya gustong tanggapin ang kanyang second tranche. Maaari pong through manual payout. Maaari rin naman pong through online or digital platforms, kagaya nga po ng GCash. Maaari rin naman pong sa pamamagitan ng mga banko o iba pong option kagaya ng mga remittance centers. Kung pinili po ng beneficiary ang online or digital platform, maaari pong dumiretso ito dun sa kanyang e-wallet account. Kung manual payout naman po, gagawin yan ng DSWD sa pakikipagtulungan sa AFP at PNP, gaya nga po ng nabanggit. Para na rin maiwasan ang kalituhan at mas maging malinaw sa mga mabibigyan ng ayuda, sinabi ni Dumlao na may listahan sila na maaaring makita ng publiko sa website na dswd.gov.ph. Ang DSWD website po ay dswd.gov.ph at matatagpuan po niyo dyan yung ring mga listahan ng mga kabilang doon sa isinumite ng mga LGUs na waitlisted. So, ayun ang maganda. Aside from the paghihikayat natin sa mga LGUs na ipaskill po yung mga pangalan ng kanilang mga waitlisted, ang DSWD naman po ay nagpo-post o nagpa-publish nito sa ating po website. Ang tinukoy ng opisyal ng mga waitlisted ay ang karagdagang 5 milyong benepisaryo ng cash aid na hindi nabigyan sa first tranche ngunit isinama na base sa utos ni Pangulong Duterte. Base dun sa naging direktiba ng ating Pangulo na magdagdag po ng karagdagang 5 million beneficiaries. So ito po yung mga waitlisted o yung mga pamilya na kwalipikado base dun sa ating mga umiiral na panuntunan. However, we're not included in the first tranche ay makakatanggap po ng ayuda o mula sa SAP. Ngunit hindi lahat sa mga nadagdag na pamilya ang 2 ulit natatanggap ng cash aid na hindi hihigit sa 8,000 piso at hindi naman bababa sa 5,000 piso. Tama po kayo, sir. Yung karagdagan po na 5 million beneficiaries, yan po ay nationwide regardless kung ECQ or GCQ. So makakatanggap po sila ng first tranche. Gayun din po, 3.5 million of that 5 million families ay nasa ilalim naman po ng ECQ areas, yung mga lugar na nabanggit ko. So, sila po ay makakatanggap rin naman ng second tranche. Para po sa waitlisted, yung pong 5 million, makakatanggap po ng first tranche. But the 3.5 million of the 5 million ay mapapasama po sa second tranche. So, essentially, 3.5 million families will receive first tranche and second tranche. Samantala, marami na rin sa mga lokal na pamahalaan ang nakasunod sa lahat ng alintuntunin sa unang pamamahagi ng ayuda. Base po doon sa ating natanggap na report, karamihan na po ng ating mga lokal na pamahalaan, hindi lamang po sa National Capital Region but in the entire country, ay nakapag-umpisa pong magsumite na ng kanilang mga liquidation reports. Kabilang na po yung encoded list of beneficiaries. Ito nga po yung hinihingi natin sa ating mga lokal na pamahalaan. Ano po? Na i-expedite yung submission ng encoded list of beneficiaries. Dahil ito po yung magiging basehan ng DSWD sa isinasagawa nito na validation at deduplication process. Mangyari lamang po, banggitin ko po itong deduplication process at kung bakit po ito mahalaga na maisagawa ng DSWD. Dahil nga po,
ang iniiwasan natin ay magkaroon ng duplikasyon in the availment of emergency subsidies. So kinakailangan po nating makuha yung mga listahan ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan para po ma-name match natin at matiyak na hindi nga po magkakaroon ng duplikasyon o hindi madoble yung kanilang mga tinatanggap na ayuda.